Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. So let's check your energy. You are protective sa energy mo dito at mas pinaprefer mo na lang na isipin or imagine na lang yung person na yun kaysa sa maging open ka kasi nandun yung fear mo na yes, intuitively, may takot ka na masaktan dito or ma-heartbroken, possible, no? Na i-take advantage ka kasi you're in love with someone else dito. Pero you are protective, no, sa energy mo. You're protective of your feelings. Kasi ikaw yung person dito, intuitive. And nasi-sense mo na ano to. May nasi-sense ka dito about sa person na to eh. Na hindi ka nagtitiwala sa person na to. Ano tong nasi-sense mo sa person na to? Ah, nasasaktan or iiwanan ka lang niya. Na may problema ka lang. Sino tong person na to? Ay, okay. Mini-message siya ng person na to. Kinukulit ka niya. With a judgment in the Knight of Swords. Nagmamatigas ka dito. Nagpapahabol ka, no? Kumbaga, the more na naghahabol tong person na to sa'yo, the more na pinoprotektahan mo yung energy mo. Dahil takot kang makaranas ng being left out in the cold. Or masaktan na naman, mag-suffer emotionally. Na mahirapan, na ikaw din ang mahirapan sa huli. Bakit anong maginawa ng person na to sa'yo dati? Ah, okay, dahil may pamilya tong person na ito. No? Gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa dahil pamilyadong tao ito. Dahil ayaw mo ikaw ang mag-suffer sa huli, okay? At mahirapan kang ma-let go tong person na to. Mahirapan kang maka-move on, no? Dahil pamilyado tong person na to. Ayaw mo nga mag-enter sa ganung relationship. So, let's see what's coming for you. Yun yung energy mo, guys. May parating sa'yo kaso itong person na to guys ay emotional, depressed, may pinagdaanan, galing sa malayo, and this person ay darating sa'yo pero malungkot to, no? Na darating sa'yo. With the Six of Pentacles dito, this person is giving. Hindi tumadamot. Time or effort or money or material na bagay mo, no? Or pagmamahal man. Sino tong person na to? Nadarating na to? Ah, okay. Manliligaw mo. Pero yun nga eh. Meron pa nga person sa puso niya dito na pinipilit niya mag-move on. Pero when it comes to you, ay, kumbaga, bubuhos to, no? Para makalimutan niya yung past person niya, yung isang person dito na hindi pa siya totally nakamove on. Nandiyan pa rin yung nadidepress pa rin siya, no? Yes. Dahil gusto niya makalaya, gusto niya ng maging peaceful yung buhay niya. This is a person na strong na person. Ang dami ng pinagdaanan, pero sa dami ng pinagdaanan niya,
mas lalo siya nagiging strong. You know, maniligaw mo someone na mag-offer ng a love offer dito sa'yo with the Knight of Cups. Or someone na parang best friend, your best friend mo, parang ganun, naging best friend mo, tinuring mong friend. Anong intention nito sa'yo, guys? Tingnan natin. Nag-aantay to, guys. Kung kailan nyo, yung passionate sa'yo to eh. Kung kailan yung tamang timing to offer a love offer sa'yo dito. Dahil passionate siya sa'yo. Nandun yung may attraction siya sa'yo. Nag-aantay ito ng tamang timing to jump in. From a relationship na toxic, galing sa relationship na toxic to. And gusto niyo maging secured na. This person feels na he or she will be secured sa piling mo to have that stable relationship with you. So, possible outcome sa inyong dalawa. Wait lang. Wheel of Fortune. Okay, baliktad daw. Baliktad din. And the King of Cups. Okay. Ang daming lumabas, guys. Okay. There is action na, no? Possible mag-take na ng action tong person na to. Waiting is done, no? It's the Wheel of Fortune. With the Wheel of Fortune, it's the divine timing na ma-release ng person na yun yung mga negativity, yung mga makalaya siya sa past relationship niya na toxic. Makalaya siya from those agonies na pinagdaanan niya. And mukhang ma-in-love kayo dito sa isa't isa eh. Mag-i-emotional kayo sa isa't isa dito. Yes, with the Ace of Cups, it's new beginning. Stable, new beginning. Never-ending love for the both of you and success. Okay, this person will take action na. Both of you ay may in love sa isa't isa. And for the passion, no, you will be happy together. You will be happy as couple. And because divine timing to. So, ibig sabihin, with the Wheel of Fortune, you are supported by the universe, by the luck to be together. So, ito na lamang, guys, para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.